ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na po sa umubo ng diocese, ng DCFM ng Malolos. Buhat po sa Bikaryan ng Plaridel, ako po si Tito Teng de la Cruz, tangaki pong may bahay. Ako po si Tita Noemi de la Cruz, kami po ay taga-poblasyon Plaridel. Ayon po sa banal na kasulatan na nabasa, ang isang matandang mayaman at si Lazaro na punong-puno ng sugat. Sa akin pong pagkakaintindi para sa akin ay yung saluma naming buhay nung araw ay talaga po namang masasabi natin kami po ay nakatulog. Kasi po, bago po kami magkakilala ng aking may bahay ay kami po ay naglilingkod na sa simbahan. Kami po ay prosidista, ako naman po ay member ng Adorador. Nung kami po ay pinagtagpo ng Panginoon, ay pinag-isang dibdib, akala po namin ay okay na sa amin yung magsimba ting araw ng Linggo kasama yung aming mga anak. Hindi po namin alam na kami po pala ay nakatulog. Kaya pala po kami pinag-isa ng Panginoon ay para makapaglingkod pa rin sa inyo sa ating sambayanan. Matagal din po kami nakatulog ng mag-asawa kasi kala namin okay na yung ganun lang na nagsisimba kami ng buong pamilya. At hindi po namin inaasahan na kami po yung natawagan ng aming ninong at ninang na pumasok dito sa marriage encounter. At dito na po nagsimula ang aming paglilingkod. Taong 1998 po, nung kami ay inanyayahan ng aming ninong at ninang sa kasal. At napasok po kami sa MA Weekend Seminar. At doon po kami nagising. Nakita namin doon na kaming mag-asawa ay naging katulad ng matandang mayaman na walang ginawa kundi mag-enjoy sa buhay, in-enjoy lamang namin ang presensya ng bawat isa. Nakalimutan po namin na kaya kami pinag-isa ng Panginoon ay palakasin pa natin ang at yun nga po. Sa tulong ng MA Weekend Seminar, nagising kami mag-asawa mula sa aming pagkakatulog, mula sa aming pag-enjoy. In-enjoy lamang namin ang buhay para kami yung matandang mayaman na wala lang, every Sunday nagsisimba hanggang dun lang kasama yung aming dalawa. And then, nagising po kami, doon namin binuksan na muli na ang buhay pag-ilingkod, na-join kami sa MA Choir. At hanggang sa aming paglilingkod sa CFL, naging CFL head kami sa aming parokya, hanggang sa nakilala po namin sila Tita Josie, Tito Ed Lazaro sa Diocesan CFL. Kami po ngayon ay naging tutorial head. At sa aming pong pagpapatuloy, nararanasan namin ang maging katulad ni Lazaro na simpleng pamumuhay, patuloy na naglilingkod kahit sugatan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Sa aming pong buhay paglilingkod, alam po natin lahat na ang paglilingkod ay hindi po pagdanas ng kaginhawahan, kundi ang paglilingkod ay ang pagsunod sa tinahak na landas sa ating Panginoon na magsakripisyo. Katulad ni Lazaro, bilang lingkod ng Panginoon, marami po kaming sugat.
kahit po sa personal naming buhay, sa aming pamilya, sa aming dalawang anak, magpahanga ngayon, meron po kaming mga dinadalang sugat. Pero purihin ang Diyos dahil patuloy po kaming ginagabayan, pinapalakas niya ang aming loob. Lahat pong sugat na iyon ay iniaalay namin sa ating Panginoong Diyos. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa pamilya ng Diocese ng CFM sa patuloy na paggabay, sa patuloy na pagtunghay po sa aming mag-asawa at lalo na sa ating Panginoon sa kanyang pagtawag na kami ay patuloy na maging lingkod niya at sumunod sa kalooban niya para sa aming buhay at lingkod. Yun lamang po at magandang araw sa ating lahat. Thank you.